Hello mga kabisnes, November 1 na naman po ngayon. Ayan. Bali, hindi pa po kami bukas ngayon mga kabisnes. Ito alas, anong oras na? Alas 9 na ng umaga, ayan, nagsasayang ako. Dahil nga po, hindi naman kami pupunta ng cemetery mga kabisnes. Bali, nagpahinga lang kami dahil sa buong October ay isang araw lang kami nakapagpahinga, medyo nagtumulog lang kami ng mahaba. Pero kahit sarado mga kabisnes, magkikilo tayo ng tigi isang kilo. Magkikilo ako ng tigi isang kilong bigas, ayan, medyo maingay kasi ano, para yung customer natin, pag bumili, ready na. Baka mamaya-maya naman magbubukas kami. Kaya mga kabisnes, samahan niyo ako magkilo ng tigi isang kilo para kamano naman tayo, diba? Ay para nang magawa ngayong araw nito. Mga kabisnes, kain tayo. Sabi mo sa'yo, kain tayo. Kain tayo. Ang galing. Ha? Dahil sarado kami daw, family day daw sa akin. Ano ko lang? Ito ang akin Mrs. Mrs. Kain na. Kain po tayo mga kabisnes. Yung tirang manok natin kagabi at saka yung preto mo. Wala sausawan man, toyo, manda. Hello mga kabisnes, magandang gabi. Ang video po palang ito ay tungkol sa smart na yung Maya account nila. Diba last time po, kung napanood nyo po yung video ko, na hindi ko naman nakuhanan yung ano kasi bawal yata. Hindi kasi ako nagpaalam, nahiya naman ako mag-video. Bali yung Maya po ay dati pong PayMaya, ngayon naman ay Maya, na tinay up na nilang dalawa. Doon sa Maya po, kapag kayo po ay yung inyong account ay sa inyo nakapangalan, tapos yung may permit po yung inyong negosyo, na same po, dapat sa inyo din nakapangalan, ay pwede nyo pong gamitin as a smart, padala din siya. Pwedeng mag-withdraw at saka pwedeng mag. Pero hindi ko lang po alam kung magkano yung payment. Bali mga kabisnes, sa aking pagkukulinti, pag-usapan natin yung, para sa akin pong opinion, yung like and dislike dito sa application na ito, dito sa bagong Maya business. Unahin po muna natin mga kabisnes kung ano ba yung, or kung paano ba magkaroon ng Maya business. Nagkaroon kami ng Maya business dahil yung retailer SIM namin, yung aming ahente, no? Ahente tawag nyo, pumunta siya dito. And then may kasama siyang representative na sila yung nag-open ng account namin for Maya Business. Ganito mga kabisnes yung ano, Maya Business. Makikita ninyo yung parang blurred up. Ayan, Maya Business po. Pwede naman po kayo mag-download sa Play Store, ayan, ng Maya Business or Maya yung pampersonal. Pero ang pagkakaalam ko po dito sa paliwanag nila sa Maya Business, dapat yung agent po yung mag-a-apply nung kasi may nilalagay silang code. Ayan. Ano ba yung, para hindi na humaba yung ano natin, yung like muna. Ano ba yung like o yung gusto ko dito sa Maya Business na ito? Ang gusto ko po dito sa Maya Business na ito mga kabisnes ay pag nag-open po kayo ay ng pag kayo po pala Maya Business na at kayo ay nakapag-invite at nilagay nyo po yung code ninyo sa kanilang ano, parang pinaka-referral, ay makaka-receive kayo ng 100 pesos at may matatanggap din si yung na-invite ninyo na 60 pesos. Ang isa pang like ko dito sa Maya na to ay kapag nag-cash in ka, pag nag-cash in ay wala pong charge ang pagka-cash in. Kung sino po yung nag-open sa inyong ahente, i-message nyo lang sila, any amount, lalagyan na po yung inyong account agad-agad. For example, 5,000 or mas malaki pa, wala pong charge. And then, sa pagbili naman ng load, ayan, pagbili ng load, ay meron po kayong rebate na makukuha. Yun yung kagandahan ng Maya kumpara dun sa GCash na wala na pong rebate. Pero dati may rebate si GCash, ngayon natanggal na. At every time na magbabayad kayo ng bills payment, ay meron kayong 2 pesos na for every 1,000 may 2 pesos kayong parang kita bukod pa dun sa ipapatong ninyo. Yun yung kagandahan kay Maya. And
ano pa ba yung maganda? Sa ano naman, okay naman. Yung limit pala po ni Maya, mga ka-business, ay to, pagka, hindi ko po alam kung pag in-upgrade nyo as yung sa Smart, padala yung sa amin kasi, sa akin kasi nakaregister, pero yung permit namin kay Mrs., kaya reject po yung aming application. Hindi ko lang po alam kung tataas ba yung limit kapag ka ganun. Ito, pakita ko po sa inyo yung limit ng isang Maya. Kasi sa kay GCash po, ang limit namin ay 500k. Kasi nga, di ba, na-upgrade na. In-upgrade natin. Pero kay Maya, meron po. Ito po pala yung link, yung limit ng kabusiness. Nakalagay po dito, wallet balance is 250,000. Yun po yung daily na pwede nyong i-deposit. Monthly na rin siya covered. Hindi kumpara mo kay GCash na 500,000, di ba po? Tapos, sa transfer naman, no limit. Withdraw, no limit daw. InstaPay send is no limit din naman yun. Transaction amounts limit. Tapos yung transaction counts, ayan. Sa transaction counts, kagaya mga ka-business, sinubukan kong gamitin si Maya papunta kay GCash pagka may nagka-cash in. Bale, sa pang-apat na try ko, hindi na pumasok. Dahil pala nakalagay dito, by InstaPay kasi yon, deposit to bank, tapos by InstaPay send. Tatlo lang pala ang pwede mga ka-business. Kaya, mangyayari, hindi siya maganda na... Kasi ang plano ko pa naman, ipapang-cashin ko siya gamit yon, papunta kay GCash para maganda sana yung maging ano ko, para lagi ko nagagamit. Kaso nga lang, hanggang tatlo lang pala per day, tapos monthly mga kabusiness, 20 lang. Eh syempre, pag binisnes natin, hindi naman pwede yung tatlong transaction lang isang araw, di ba? Kaya yon, medyo hindi siya maganda dun sa part na yon mga kabusiness. Tapos yung limit niya, 250,000. Yung 500 nga mga kabusiness, nagli-limit kami. Yun naman, labas-pasok, di ba? Yung 250, kaya yun. Ang maganda lang pati dito, pag yun yung sa load, may rebate mga kabusiness. Ayan, makita nyo sa transaction. Bali, nag-load ako nung ano, may rebate na... on time naman yung rebate niya mga kabusiness. Ayan, money in, 2 pesos. Yun yung ano ko, nagbayad ako ng bills. Yun pala mga kabusiness, every transaction, 2 pesos lang pala yung inyong rebate. Bukod pa dun sa inyong ipapatong. Tapos, pag bumili ka ng load, yan. Kagaya nung nag-load ako ng 10 pesos, regular 10. Kaltas lang ay 9.56. Maglo-load si kuya ng serve, saya 30. Gamitin natin si Maya. Wait lang kaya sa load. Since may nag-load ng ano, wala siya. Kasi ang nandito ay serve saya FB 30. Baka kasi iba yung ano. Kaya yun. Sa loading, hindi pala siya kompleto. Hindi kompleto yung kanyang... Ewan ko kung yun din yun. Bagay, only call and take calls din pala to for 3 days. Ito nga siguro yun. Nakalagay lang may FB lang. Kasi only all net calls din pala siya and text 3 days. Tapos may 450 pa pang ano. Ito nga yun siguro mga kabis. Hindi ko lang nag-go. Ayan. Tapos may rebate sana siyang 1.33. Ayan. Yan yung aking mga like kay Maya. Tapos, ang dislike ko naman dito kay Maya, mga kabusiness, ay, yun nga, yung kanina, pag nag-send ka sa ano, hindi mo pwedeng gamitin as business, dahil business for other, for example, transaction mo sa bank, yan, hindi siya maganda kasi 3 lang yung kanyang limit per day, and then 20 limit per month. And then, ang isa pa dito ay ang hirap nito yung padala nakalagay, yung sa Smart padala. Kasi nga, magkaiba yung ayan, upgrade. Ayan. Ayan na makita nyo, continue upgrade. Kaso nga, magkaiba kasi yung ano. Siguro pagka same yung Maya account tapos yung nasa business permit, wala naman siguro ang problema. Tapos, sa loading mga ka-business, ayan no. Hindi siya nakagroup kagaya kay Gika siya yun no. Halimbawa, hahanap, ano mo pa talaga, di ba kay GCash, ano? Kunwari, regular load, nandun na, di ba magkakasama ng regular.
GCash only, sir, nakaganon siya, di ba? Kaya ano, hindi. Yan, isa-swipe mo isa-isa siya mga business. O kaya ita-type mo. Yan, hindi siya naka-groupings. Tapos, pero sunod-sunod naman siya, hindi nga lang naka-group. Ngayon, parang late na sila mga business. Pagamat sila yung pantay ni Paymaya dati, pero mas nag-click si GCash kumpara kay Maya, kay Paymaya. Diba, binago na nila Maya, dati Paymaya. Kasi parang hindi successful yung success. Marami naman, pero mas marami si GCash mga kabusiness, lalo na nung nag-lockdown. Ayun lang ang aking mga komento kay Maya. Kaya, okay din naman. Ayan mga kabusiness, sa pagtatapos nitong video na to, tanong, okay ba or pasok ba si Maya sa pagbi-business? Sa mga negosyante or sa mga ganito yung business, okay naman siya mga ka-business kasi kailangan nating mas marami tayong option. Kasi for example, nag-upgrade si GCash, kinakailangan mong gamitin yung kanilang apps kaso nga nag-upgrade. At least kung meron kang kagaya nitong Maya or iba pang mga platform, may option tayo, di ba? Para yung transaction natin ay hindi na nakakatuloy-tuloy. Pero siguro kung i-average na ano natin to, i-grade natin siguro mga 7. Pero napakalayo ng agwat niya talaga kay GCash mga ka-business. Hindi siya ganun ka ano convenient sa mga siguro convenient kapag ikaw ay user, pero for as a business gagamitin mo. Hindi, kasi kagaya nung pinupush nila Cash din. Ilang customer din naman yung tinaray kung makapag-download sila. Kaso ang lagi sinasabi nila, may GCash na daw sila. Parang ngayon, napakahirap na. Parang napakayo na ng agwat nila. Napakahirap ng habuli. Siguro, pagka mga bandang ano, pag meron pa silang mga in-improve or mga naisip pang mga iba pang ano na wala si GCash. Kasi yung almost yung kanilang inilalabas, kagaya na rin ni GCash. Ayan, meron ding mga investment, di ba? Parang dapat makakreate sila ng ibang ano na wala si GCash para sila tangkilikin, di ba? Kasi dati mga kabusiness, kahit yung Paymaya, ang maganda dati sa Paymaya, pwede kang mag-send through Paymaya to Smart Padala. Yun, tinanggal nila yun mga kabusiness. Kaya dati, napakalaking tulong na nun sa akin. Dapat hindi nila tinanggal yun. Binukod kasi nila, tapos ngayon, pagsasamahin nun nila, di ba? Kung tinuloy-tuloy sana nila yon mga ka-business, okay sana yung dati, yung Paymaya. Kaso nung ano, hindi ko na ginamit, di ba? Sa akin din lang. Yun lang mga ka-business, ang aking comment. Yun naman po ay personal kong comment mga ka-business. Iba-iba naman po tayo, iba-iba rin yung ating pagkakain, pag-iintindi, di ba, sa ganitong larangan ng business. Pero para sa akin mga ka-business, hindi pa siya pwedeng pumantay kay GCash sa ngayon, ha? Kasi nga, alam naman nila yun na napakalawak na rin yun. GCash user, napakadami na. Kasi dati, pantay sila eh. Paymaya at GCash eh. Kaso nga lang, mas matalino ang nasa likod ni GCash kumpara kay Maya. Na kay Paymaya, na dating Paymaya, ngayon ay Maya. Pero hindi ko naman sinabing huwag kayong mag-download mga kabusiness. Dahil nga, magagamit naman natin yung. Kagaya na, nagagamit naman namin. Diba? Pero para second option na lang siya. Peace tayo mga kamaya business. Yun lang. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin o pag-explain ko nito sa aming half day na trabaho kasi alas 12 na kami ng bukas. Ganun pa man yung benta natin, okay, ox na ox pa rin ang ating benta. Sa bigas natin mga kabusiness ay nakadami-dami pa rin tayo. 3, 4, 5, 6, 7... 7 pa rin tayong sako mga kabisnes kahit alas 12 na tayo nagbukas, diba? Ox na ox. Ayun lang mga kabisnes, maraming salamat po ulit sa pagsama sa akin mga ka-XOFW. Let's go!